Kaugnay ng krisis sa Peace Talks, makakapanayam natin si Colonel Edgar Arevalo, ang hepe ng Public Affairs Office ng AFP. Magandang tanghali po, Colonel Arevalo. Magandang tanghali sa iyo, sa ating po mga tagapanood. Magandang tanghali po. Opo, reaction lamang po ng AFP dun sa pahayag ni NDFP Senior Advisor Luis Alandoni na posibleng rub-out daw at posibleng militaryong may kagagawan din dun sa pagpatay sa tatlong sundalo. Isang malaking kalokohan po yan. Hindi po gagawin ng sundalo ang patayin ang kanyang kapwa sundalo. Inaasahan na po natin na i-deny nila yan. Kapag hindi naman nila talaga aminin yan. Subalit, makikita naman po natin sa mga nagdaang pagkakataon, sa dami na po ng reklamo na hinaharap nila sa mga sibilyan na kanilang kinikikilan at nagsusumbong sa PNP at sa AFP, ay pagpapatunay po na sila po ang may hangaring bumawa ng kaguluhan at kawalan ng kontrol sa kanilang organisasyon upang sana ay matuloy at nagtagumpay ang usapang pangkapayapaan. Mm-hmm. Meron pa po bang ginagawang investigasyon tungkol dun sa pagkapatay dun sa tatlong sundalo? Dahil, tsaka ano pong konteksto nitong pagpatay sa tatlong sundalo? Kasi lumalabas na ito yung naging bunsod para ipakansela na ng Pangulo yung usapang pangkapayapaan. So we do not admit na yan po ang naging dahilan ng pagkansela ng usapang pangkapayapaan. Mm-hmm. Ang sinasabi lamang po natin ay isa yan sa mga insidente na maaaring nagtulak sa ating Pangulo at nakita niya na hindi po sincero ang mga kausap niya sa kabilang panig. Mm-hmm. Sapagkat ang insidente pong yan, yung namatay po na tatlo na yan, ay bukod pa po yan doon sa tatlo pa na kabuang anim na pinatay na makagawad ng New People's Army. Yan pong nangyari niyan na sinasabi natin na pinagtad ng bala ang kanilang mga katawan, ayon po sa report na nanggaling sa field. Yan pong ating mga sundalong yan ay lumabas ng kampo upang i-withdraw sa kanilang mga ATM accounts, yung kanilang subsistence allowance. So yun pong aming pagkain sa araw-araw. Mm-hmm. And it was at when they return back at sila po ay idiniklara na nabalitaan ng report na nawala at nang nakita na lang po, ang tatlo pong yan ay patay na at may mga tama nga po ng bala. Mm-hmm. At doon sa area kung saan po sila namatay, ito ho ba'y kilalang may mga NPA activities during the past? Ang report po yan na mismo ay nanggaling sa mga kagawad ng Philippine National Police. Ang nagdeklara po niyan at ang nagawa ng investigasyon ay mula sa scene of the crime operations po ng Philippine National Police. Mm-hmm. Sa ngayon po, Colonel Arevalo, ano po yung update? Kasi we understand na may mga sunod-sunod na ng encounter sa pagitan ng militar at ng AFP at nabanggit din ni General Anyo na tuloy-tuloy na talaga yung opensiba ng AFP laban dito sa New People's Army. Ito'y sa buong Pilipinas na ho. Opo, nagkakaroon na po tayo ng mga combat operations bilang pagtalima na rin po sa direktiba ng ating Pangulo, President Rodrigo Duterte, sa ating Chief of Staff na si General Anyo. Mm-hmm. Ang gusto lang po natin sabihin ay ang ibinibintang po sa atin na ginagawa natin in the past na combat operation di umano ay law enforcement operation po in support of the Philippine National Police. Mm-hmm. So sa ngayon po, lalong-lalo na na-list na ang unilateral ceasefire at na-list na rin po ang suspension of military operations ng AFP, nagsasagawa na po tayo ng mga combat operations bilang tugon sa mga lugar kung saan nagre-reklamo ang mga mamamayan na merong ginagawang pangingikil, meron pong ginagawang paglalatag ng improvised explosive devices. Mm-hmm. Doon po sa mga lugar kung saan nagre-reklamo sila ng sila itinatakot o hinaharas ng mga New People's Army. Ganun din po, maaasahan po natin na magsasagawa po ng combat operations o to rescue operations ang ating kasundaluhan upang mailigtas ang tatlo pang sundalo na kinidnap po ng bandidong grupo. Mm-hmm. Nabanggit niyo po yung tatlo pang bihag na sundalo. Ano pong status nila ngayon at ano yung pinakahuling impormasyon na natanggap niyo patungkol sa kanilang kalagayan? Ang wala po ako latest na information tungkol doon, but what I know up to this time as they are still considered missing. Mm-hmm. At ang kanilang whereabouts po hindi pa natin nadidetermine. Pero NPA rin po ang suspect ninyo na kumuha doon sa tatlo? Opo, yan po ang report na tinatanggap natin buwan sa ating field unit. Mm-hmm. Ano naman po ang tugon ng militar tungkol naman sa utos ng Pangulo na ipa-aresto na itong mga NDF consultants na pinalaya bago magsimula ang unang round ng peace talks sa Oslo? Narinig po natin hinggil sa deklarasyon na yan ng ating Pangulo at so far wala pa po tayong specific details as to how the Armed Forces of the Philippines will be tapped to implement that particular declaration. Mm-hmm. But we are going to support the President
naiintindihan po natin that there are certain formalities na kailangang i-observe at we know that the President knows that. Mm-hmm. At tayo po ay tatalima kung anuman po ang ipag-uutos at pupunta po tayo kung saan direksyon na tinutungo ng ating Pangulo na isa rin naman pong abogado at alam niya po ang batas. So sa ngayon po, binabanggit nyo na habang wala pa itong formal na kautusan na ito, wala pa pong gagawing pag-aresto ho ba ang mga militar doon sa mga NDF consultants na nabanggit? Meron po tayong instructions but sa ngayon po, wala pa naman po tayong nakikita sino man sa kanila. Mm-hmm. Although sinasabing narito sila sa ating bansa. We will be able to execute the soonest when we get particular instructions. Mm-hmm. As we speak, hindi mm-hmm. po natin alam kung meron na po ngayon instructions sa ating specific. Opo, nabanggit ko kasi may mga report po lumalabas na meron daw nasabat na NDF consultant sa Davao sa isang checkpoint ng militar. Nakarating na ho ba yung impormasyon na yun sa inyo? Opo, meron pong ganon. Subalit yan naman po, hindi naman po yan ang kasama sa sinasabi yung pinaparesto ng ating Pangulo okay. na bahagi ng grupo na nagne-negotiate. Let us mm-hmm. just take things into proper perspective. Ano po? Mm-hmm. Yan pong pumunta sa Oslo, Norway na grupo, yan po ay out on bail. Mm-hmm. So they are in the jurisdiction of the courts. At alam po yan ang ating Pangulo at alam po niya ang ating batas. Mm-hmm. Ano na pong status nitong sinasabing na aresto doon sa Davao na binabanggit nyo na hindi naman kasama doon sa mga nag-negotiate sa Norway? Ang pagkakaalam po natin ay nangyari po yun together with the Philippine National Police. Kasama po natin ang PNP dyan. So nasa sa PNP na po yan for appropriate filing of charges. Mm-hmm. Panghuli na lamang po, Colonel Arevalo, panawagan po natin sa ating mga kababayan siguro ngayon at nabanggit ninyo na tuloy-tuloy na yung magiging operasyon ng militar laban naman po sa New People's Army. Totoo po yan. Atin pong isinusulong ang guidance ng ating Pangulo na hinggil sa pag-list ng unilateral ceasefire declaration. Subalit, while we are determined to hit them hard, kagaya po ng sinasabi ng ating Chief of Staff, si General Anyo, hindi naman po ibig sabihin niyan ay tayo po ay nagiging wala na tayong pakundangan hinggil sa kapayapaan. Lagi po, historically, at alam po ninyo na ang inyong Armed Forces of the Philippines ay bahagi at ika nga yumayakap sa usapang pangkapayapaan. Naging bahagi po tayo. Subalit kung darating po ang pagkakataon ng ating pong mga kababayan ay kinikikilan, sila po ay tinatakot, sila ay nagiging biktima ng harassment at sila po ay magrereklamo o magsusumbong sa Philippine National Police o sa Armed Forces of the Philippines, then we would have to protect them. Kapag mm-hmm. yan po ang sinumpaang tungkulin ng Armed Forces of the Philippines, which is to protect our people and their community. Pahabol na lamang po na tanong, Colonel Arevalo, nabanggit nyo kasi na kinukumpirma nyo na may naaresto nga sa Davao, bagamat hindi nga siya daw kasama doon sa mga nag-negotiate sa Norway. Pero ang sinasabi ay out on bail daw siya bago pa magsimula yung peace talks. Pero kasama daw po siya sa JASIG list, Colonel Arevalo. Allow us to confirm that one. I'm not even sure if it's exactly in Davao, but I'm Opo. Sure of one member of one officer of the New People's Army that was arrested together with the Philippine arrested by the PNP with the Armed Forces of the mm-hmm. Philippines. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon. Maraming salamat. Magandang tanghali po. Si Colonel Edgar Arevalo, ang hepe ng Public Affairs Office ng AFP.